Hello mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Ito, may gagawin tayo dito ngayon na Sony 32 inches basic LED TV mga bro. Ito yung nabili ko noong nakaraang buwan sa magbubuti. Ngayon lang natin maharap na gawin mga bro. Makinis pa siya oh. Okay, ito yung trouble niya. Lagyan natin ng power supply. Ayan o. Yung logo ng Sony, hindi Pino. Ayan. Tapos mapapansin nyo, meron siyang bar line. Pindot tayo ng ano. Ay, iba pala yung pindutan nito dito sa baba. Ayan o. Pansin nyo ba yung hindi makita. Pindutin natin ng menu. Ayun. Dun sa display, meron siyang bar lines. Lagyan nga natin ng antena. Mali, kakaibang trouble to mga bro ng Sony. Sana wala pang ano nito, sana wala pang gumalaw para sigurado na mayayari natin. Pero pag may gumalaw na dito, baka halanganin. Ayan mga bro yung ano niya. Tsura ng picture niya. So, ayan o. Oh. Tumatagal, lalong kumapangit yung kanyang picture. Pero bago tayo mag-umpisa mga bro, is gusto ko sanang humingi ng konting tulong sa inyo para sa ating para sa dalawa kong kaibigan at saka kapwa natin technician na si RJ Perotiosale dyan sa Bohol na lubhang napiktuhan ng bagyo mga bro, wasak yung kanyang bahay, at saka sa kaibigan natin dyan sa Cebu na si Dinjo Flores, wash out mga bro yung kanyang bahay. Hanggang sa ngayon is wala pa silang mga kuryente, kaya wala silang mga pinagkakakitaan. Nagbahagi na tayo ng konting tulong, pero gusto ko na humingi ng tulong sa inyo para kahit paano is madagdagan yung tulong na itulong natin sa kanila. Pag magbibigay kayo mga bro is ano, kung maaari is pantay yung ibibigay nyo. Halimbawa kapag nagbigay kayo ng 100, tigpi 50 sila. Or kung may magbigay ng 200, tiga 100 sila. Para pantay yung makukuha nilang tulong. In any amount, mga bro, magpapasalamat ako. At pag naipon yan, is malaking tulong mga bro sa kanila. Gcash nila yan mga bro, hindi ko Gcash. At bilang pasasalamat ko sa inyo, yung tutorial na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay wala pang nagbibigay ng ganitong kalaman, dahil sa ano lang nyo to malalaman mga bro, sa seminar nyo lang dapat to malalaman, pero ibabahagi ko ngayon.
Wala pang nagbibigay, wala pang nagko-content nito na Pinoy vlogger. Pero sa foreign vlogger mga bro, meron na. Indian nga lang. Pero para maunawaan ninyo is gagawa ako ng version ko nito. Bilang pasalamat is patuloy pa rin tayong magbabahagi ng mga tutorial na maging kapakipakinabang sa inyong araw-araw na pagre-repair. So yun, umpisan muna natin itong i-troubleshoot, itong Sony, and then pagkatapos is yun, ipapaliwanag natin yung about GIP at saka non-GIP panel. Ito pala mga bro yung model number nitong TV na to. Ayan, KLB-32AX330. Meron lang siyang konting ano dito, basag sa likod, pero okay pa naman. Okay, bubuksan natin mga bro. Ay, nabuksan na din pala to mga bro. Ayun no, hindi pa naibalik maigi yung mga screw. Hindi na higpitan. So, di bali mga bro, check pa rin natin. Ayun mga bro, talagang ano na to. May ano na dito talaga. May tumingin na dito. May sumubok ng dito. Ito papakita natin, close up natin. Kaya pala ganun yung ano, yung labas ng picture kanina, may mga bar lines. Eh natanggalan ng isang resistor doon sa CKB2. Ito, ipapakita natin. So, ito mga bro. Ayan. Ayan yung kanyang DC-DC na kasama na din yung level shifter dyan. Dyan sa IC na yan. So, mapapansin nyo dyan is nagalaw na yung mga resistor ng CKB lines. Yung resistor na natanggal yan, yun, hindi na nila binalik ano yan, sa CKB2. Ayan, balit ano yan, ang value nyan is 10 ohms. Pati yung mga ibang resistor, hindi na din maayos yung pagkakabalik at saka pagkakahinang. So, ang gagawin natin dito is lalagyan natin yan ng resistor na 10 ohms. Tapos check natin yung labas ng picture kung ano talaga yung trouble niya. Bakit ano? Hindi naman sila nag-cut dito mga bro. Ayan o. Kaya may dito kasi yung nakita siguro niya na ano na label ng mga CKB lines, kaya dito siya naghang. Pero pag naghang ka diyan, wala na. Pag nagtanggal ka ng resistor diyan, ano, parehas mo nang nahang yung CKB lines ng left and right. Okay, yun mga bro. Bali lalagyan ko muna yan ng resistor na 10 ohms. Ito na mga bro, nilagay na natin yung resistor, or nalagyan na natin ng resistor yung walang resistor kanina. Wala akong available na 10 ohms na ano, maliit, kaya yan na lang yung nilagay ko, dalawang 20 ohms in parallel.
Oh, equivalent of 10 ohms din yan mga bro. Tapos ito na ngayon yung original na trouble niya. Ayan. Pino na yung kanyang Sony. Pero ayan siya. Double image at saka flickering doon sa kanyang taas. Taas yan dahil nakabaliktad yung ating TV. So, ayan yung original na trouble niya. Mas lalo lang lumala dahil ayun, dito siya nag-troubleshoot, nagtanggal ng mga resistor dito. Akala siguro niya is applicable dito yung para sa EU panel na may mga resistor doon sa kanyang label shifter. So gagawin natin dito ngayon ay yung kalimitan natin ginagawa kapag double image, flickering o kaya discoloration yung kanyang trouble. So magkakat tayo mga bro dito sa kanyang CKB lines. Ito wala pang cutting ito. Wala pa siyang cut. Unahin nating mag-cut dito sa dito sa kabila. So ikakat natin yung ito. Yan yung kanyang mga CKB lines. So, ayan. Yan yung kanyang mga CKB lines. So, dito tayo magka-cut. CKB 1, CKB 2, CKB B1, at saka CKB B2. Pag hindi dyan umubra, saka tayo lilipat dito sa kabila. So ang kanyang clocking signal naman dito ay eto. Eto siya mga bro. Okay, yun yung unang gagawin natin. Eto na mga bro, yung cutting natin. Una akong nag-cut dito kanina pero hindi siya umobra kaya lumipat ako sa right side. So ayan yung cutting natin. Diyan na siya umobra. Okay, plug in natin. Makita natin yung display. So ayan. Nawala na yung double image saka flickering doon sa kanyang taas. Ayun, okay na siya. So, dito sa ating right side yung may problema. Pero, lalagyan ko pa yan mga bro ng 1K na resistor tulad nung ginawa natin nung huling video natin ng cutting method. Lalagyan ko lang ng bali pagkukunikin ko lang yung kanyang CKB1 hanggang CKB2 tapos kuni ako ng 1K at kukunik ko yung dulo ng resistor sa ground. Okay mga bro, yun yung gagawin ko. So, ito mga bro, nalagyan na natin ng resistor na 1K. So, ayan. Pinag-connect natin lahat yung CKB1 hanggang CKB2. Tapos, connect tayo ng 1K. Tapos, kinonect natin sa ground. Tapos, ito na yung kanyang ayun. Ayan mga bro.
Tingnan natin yung kanyang display. Yan. Pinong-pino siya mga bro. Wala siyang fine lines. Yan. So, okay na to mga bro. So, yung ginawa natin dito, GIP panel to mga bro. Sa non-GIP panel is hindi to applicable. Kasi sa non-GIP panel, wala kang makikitang ano diyan, wala kang makikitang CKB lines dun sa non-GIP panel. Sarado ko na lang, tapos ipapaliwanag natin yung kaibahan dyan ng non-GIP panel at saka GIP panel. Bali, i-compare natin sa LCD source board na meron ako dyan para ma-familiarize kayo sa klase ng panel na inyong may encounter. O, sasara ko muna ito mga bro. Yan mga bro, pinong-pino yung kanyang display natin dun sa home. Ayan. So, ito mga bro yung example ng mga LCD source board na i-compare natin. Ito yung mga non-GIP panel mga bro. Source board ng non-GIP panel. Tapos, dito naman sa ating right side yung GIP panel. Hindi pa kasali dito yung may T-con mga bro. So, GIP ibig sabihin as gate in panel or gate driver and panel. Doon pa lang mga bro sa pangalan na yung GIP is may idea na kayo. Gate in panel or gate driver in panel. Pag sinabing GIP, pag tiningnan nyo yung kanyang LCD source board, lapit natin. Meron siyang mga gate driver. Ano yung mga bro, yung mga gate driver? Pag Samsung, yan yung CKB1, CKB2, CKBB1, CKBB2. Pag EU panel, ang makikita nyo naman na gate driver is yung ano yan, HC1, HC2, HC3, HC4. Ito is empty. Nakalagay naman dito is ayan, makikita nyo dyan. Clock 1, clock 2, clock 3, clock 4. Ibig sabihin, pag GIP panel mga bro, meron yang CKB lines. Minsan kasi, may nagtatanong sa akin na may nag-PM sa akin
Tapos ganito yung pinakita niya na LCD source board ng panel. Sabi niya, "Sir, saan po ba dito yung ano, saan po ba dito yung CKB lines? Magka-cutting ako kasi wala siyang BGH BGL." Pag ganito mga bro, kahit na anong hanap nyo ng CKB lines dito, hindi nyo makikita dahil itong LCD source board na ito, ito yung halimbawa ng LCD source board ng non-GIP panel. Meron siyang CKB dito, pero yan lang o. Ayun, yung katabi ng STB. Galing yan sa kanyang MCU. Wala tong label shifter. Pag sinabing GIP, meron niyang gate driver, meron niyang label shifter. Pag non-GIP, makikita nyo wala siyang label shifter. Itong IC na to is DC-DC IC, MCU, yun naman yung kanyang gamma IC. Wala siyang label shifter. Hindi kagaya ng GIP na meron. Kaya ang nangyayari dito kung bakit to hindi siya naglalabas ng mga voltage sa DC-DC is maaring shorted yung kanyang BGH-BGL dahil magkatabi lang yung ano nito BGH-BGL. Kadalasan yon pag nag-short, masisira na din yung, kung minsan is masisira na din yung kanyang DC-DC, kaya hindi siya naglalabas. Kaya yung sabi niya na magka-cutting ako, hindi yun oobra. Talagang sira yung kanyang DC-DC. Or kung minsan may mga shorted na capacitor dito sa kanyang EBDD. Yun yung madalas. Yung ABDD o kaya kuminsan sa 3.3 ay mga shorted na capacitor. So ito yung example ng non-GIP panel. Pag sinabing non-GIP panel, meron niyang ano mga bro, meron niyang side cough. Meron niyang side cough pag non-GIP panel. Pero meron din yung non-GIP panel mga bro na walang side cough. Pero malalaman nyo pa rin yung pag tinignan nyo yung kanyang source board, wala siyang label shifter. Parehas din sila dito na walang label shifter. Ang palatandaan nyo lang doon na ano, doon sa walang side cough na ng GIP is meron siyang mga test point doon sa gilid ng glass. Meron siyang mga test point doon. Wala lang siyang side cough dahil COG siya. Nasa loob ng glass yung kanyang chip. Kaya nga COG, chip on glass. O, yun yung isang example ng non-GIP. So, ito yung mga test point na makikita nyo sa non-GIP panel mga bro. Ayan o. CKB. Isa lang yung kanyang CKB. STB, OE, and STB, STBR, UD. Kung minsan meron siyang XAO, CPB, yan. Yung mga signal na nanggagaling sa yung dumadaan doon sa gilid ng source cuff natin papunta sa side ng panel is galing na mismo dito mga bro sa kanyang MCU. Hindi gaya nung sa GIP panel yung kanyang mga signal na dadaan sa side papunta ng LCD panel is manggagaling pa sa label shifter. Kaya yung mga signal na yun yung mga gate signal, CKB1, CKB2, STBP. Yun yung GIP panel. So, ito, subukan nating kahit na anong test point nyo dito, kahit na anong sukat nyo ng oscilloscope dito, wala kayong makikita ano dyan. Iisa lang yung makikita nyo yung signal dyan, yung CKB. Yan yung clocking signal. Okay, lalagyan natin to ng ano mga bro. Lagyan natin ng power supply.
ay lagyan natin ng sasalpakan natin ng board. Ito yung lalagay natin na board. Board ng Fukuda. Tapos sukatan natin ng scope. Yung pag-troubleshoot ng GIP panel at saka ng GIP panel, mga bro, is magkaiba. Kung sa GIP panel, nagka-cutting tayo, dun sa non-GIP panel is nagdudugtong tayo. Pero meron din pagkakataon na nagka-cutting tayo dun sa non-GIP panel. Yun ay kung dalawa, magkabilaan yung kanyang side cuff. Yun na yung mga ano. Magkabilaan yung kanyang side cuff. So ayan, naka power na to mga bro. Check natin yung ibang signal dito, yung mga na makikita natin dito sa non-GIP panel. So ayan yung kanyang CKB signal mga bro. Ayan yung CKB. Tapos yung kanyang STB naman. Yan yung kanyang STB. Yan yung kanyang STB. Yan yung kanyang STB. Tapos yung iba pang signal. Ano yan? So itong non-GIP panel, mga bro, wala kang makikita na CKB1, CKB2, HC1, HC2. Makikita mo lang na CKB niya is iisa lang galing sa MCU. So, subukan naman natin yung ano, yung so, non-GIP panel to mga bro. Kuha tayo ng example ng GIP panel. Kuha tayo ng ito. Bali, EO panel mga bro, galing to sa ano. Hindi ako nagkakamali sa Changhong ko kinuha to eh. Oh, Changhong. Yan oh. Dalawa yung kanyang level shifter. Ayan, dalawa yung kanyang level shifter IC. Ang makikita nyo dito na test point sa EU is HC1, HC2, yan dyan o. HC1, HC2, ganyan din yung dito sa kabila. Kasi dalawa yung kanyang level shifter. Ito, subukan din natin to. Pag dito sa GIP panel, syempre meron siyang level shifter. Input ng level shifter, CPB1, CPB2, mag-output naman siya ng
HC1, HC2, yun na yung kanyang output. Ito masyadong malayo yung ano natin. Ito yung kanyang CPB1 and CPB1, CPB2, tapos yung output naman nito siyempre magiging ano na yan, CKB na yan. Yan na yung output niya, output ng label shifter, CKB. Yung CPB niya, auto na lang natin. Ayan. Yan yung kanyang CPB. Tapos pag pumunta tayo ng kanyang, yan yung kanyang CPB. Pag pumunta tayo ng kanyang CKB, malaking ano na yan. Oops, tanggal yung kanyang grounding. Mas lalaki na yung square wave. Ayan yung CPB. Pag pumunta tayo ng output, CKB. Ayan, mas malaki na. Pero i-adjust pa nga natin. Ayan. CPB. Punta tayo ng output. Ayan na. Ayan na yung kanyang CKB. Pero ang nakalagay dito ay HC1, HC2 nakalagay dito sa AU panel. Malaking malaking square wave pag yung output, yung input niya which is CPB maliit. Pakita pa natin yung ibang ano, ibang klase ng GIP panel. Basta tatandaan nyo lang mga bro, pag GIP ibig sabihin gate in panel or gate driver in panel. Meron yang mga gate driver. Meron yang mga CKB lines. Pag meron yang mga CKB lines, ano yan, wala yang side cough. Wala yang side cough. Sa susunod na lang natin ay babahagi yung paano malalaman kung yung magkabilaan yung kanyang side cough. Na hindi natin binabaklas yung LCD panel. Ito, Samsung din to na China. Lapit na lang natin para makita natin yung ito, GIP panel din to mga bro. Meron siyang CKB lines. Ayan o, CKB1, CKBB1, BSS. Tapos syempre, itong pinakita natin kanina na AU, galing ng AU panel to. Ang nakalagay naman dito ay HC1, HC2, HC3, HC4. Tapos itong isang panel na to, ang nakalagay dito, clock 1, yan o, nakalagay clock 1 hanggang clock 6. So, ito pa, Samsung din. So, ayan mga bro, yan lang yung mga marami pang iba na LCD panel ang halimbawa ng non-GIP at saka
GIP. Tatandaan nyo na lang, pag sinabing ulitin natin, pag sinabing GIP, gate driver and panel, meron siyang mga CKB lines. Pag nan-GIP, wala siyang CKB lines. Pag may CKB lines, wala siyang side cough. Pero meron ding non-GIP panel na walang side cough. Ang tingnan nyo na lang yung kanyang CKB lines. Kung ang nakalagay doon is kung wala kayong makitang CKB lines, ibig sabihin yon non-GIP panel. May side cough man o wala. Ayun, sana napanood nyo mula umpisa hanggang dito sa huli yung tutorial natin ngayon, mga bro. At sa susunod nating mga video, siguro ituturo natin kung paano malalaman yung panel kung magkabilaan yung kanyang side cough. Pagtingin pa lang natin doon sa kanyang tikon board or pagtingin pa lang natin doon sa kanyang trouble, mga bro. Sa trouble pa lang, malalaman na natin kung magkabilaan or nasa isang side lang yung kanyang side cough. Ngayon is naibahagi natin yung kaibahan ng GIP at saka ng GIP panel. Marami pa tayong may ibabahagi, mga bro. Kaya subaybay lang kayo sa ating channel. At okay, hanggang dito na lang. At maraming salamat, mga bro.